nakokorap ang pera ng Pilipino. Kami sa Mindanao, we contribute 54% of the total export earnings in dollars. Ang Davao City mayaman, every week we remit 1 billion sa lahat ng negosyo dyan. Rubber, mining, coconut, pineapple, cacao, anak, you name it, nag-export kami for the country. Ano ang napabalik sa amin? Halos region 11, 19 billion for all the roads that are being used 24 hours a day. Paano yan? Saan yung pera ng gobyerno? Lahat kurakot. Congress, mag-appropriate pork barrel. Kanila yan. Pork barrel is 1 kilometer of road. 30% sa congressman yan. Ngayong election, 40%. Ang maiwan, 60. Eh yung mga pati, kayo, alam niyo yan, mga barangay captain as to sign. Meron yan. Lahat ng mga. So, a project mo ng 100 million is only worth 50 million. Kaya ang contractor babawi sa simento na ampaw, instead of steel bars, kawayan. Oh, totoo yan. Kaya sabi ko, you know, I've been a mayor for so many years. The temptation to steal is there. Pero I resisted. At mabuti na lang, eh kung nagkurakot rin ako, hindi ako dadating dito sa harap ninyo ngayon. Pero kung ako ang ipagpala ng Diyos, Inshallah, if God agrees with you, I will get, kasi wala eh. Publicly sinasabi ko, Mr. President, I am not into the habit of being in the national scene. As a matter of fact, I do not want to be interviewed by the national networks because I value my privacy so much. Ayaw ko talaga noon. Baka hindi niyo ako kilala. For 22 years, mayroon ako, hindi niyo ako kilala. Pagkasalubong tayo dyan. But one time, All Souls Day, sinabi ko talaga, Mr. President, you know, I supported you during the last elections. I never asked any single centavo from you. When you won, you never saw me in Malacanan. In Malacanan, not even by shadow, wala kang nakita. Ngayon lang, please, try to solve the problem of criminality and corruption. Kasi lumagana pati ang ruga. Tutang ina dito may isang malaking... Bigla lang kita ng example para wala na tayong daldalan. Total Pilipino tayo. Nung na-mayor ako, magulo ang Davao. Di yung una-una, the one that easily solved was yung patayan ng Army Police NPA. Sabi ko sa mga NPA, umalis kayo sa siyudad ko. Pareho man ang balahibo natin, bayan ako, pero hindi ako komunista. Yung komunista is dito yan. Ako sosyalista. Dito lang ako sa kilikili. Mas sarap man mag-amoy-amoy dito kayo. I do not agree with armed struggle. I cannot kill a Filipino for ideology. Hindi ko kaya yan. Hindi ko talaga kaya. Pero sabi ko, umalis kayo sa siyudad ko, lumipat kayo sa Surigao, Agusan, doon sa Iloilo, malakas ang injustice doon. Doon. Yung iba nandito na. Naghihintay lang kung ako ang mag-presidente. Kung ako ang mag-presidente, usap tayo. Kumrad, huwag mo akong lukuhin. Na yung mga drug, sabi ko, umalis kayo. Mga lalo na yung mag-kidnap,
bumigay na nga ng ransom, patayin pa rin. Anong klas? Sabi ko, umalis kayo, kundi papatayin ko kayo. Yan talaga totoo. In public. Yan, media. Kaya sabi ni Binay, if I become the president, hindi ko naman talaga aabot yung gago. If I become the president, I will create a commission and investigate Duterte for it exceeded diesel killing. Wag na, wag mo nang gastusan ng panahon yan. Kasi totoo lahat yan, gago. Magpakasal na lang kayo ni Dilima at harapin ninyo ako, tingnan natin. Sige. Ganito yan eh. Pilipino, tingnan mo ako sa mukha. Tingnan mo. Anong nakuha ko? Anong naipala ko na pinatay ko yung mga tao? Anong nakuha kong pera na ilagay ko sa bulsa? Utangin na nga. Totoo. Ano? Pleasure? Serial killer ka? Anong nakuha ko? Nakuha ko galit sa tao. Nakuha ko ang baka ba ng araw pag hindi na ako mayor, gagantihan ako. Wala akong nakuha. Ginawa ko para utang ina para sa inyo. Wala ka rin. So, huwag bumoto dyan. Sabi ng mga obispo, huwag bumoto dyan kay Duterte. Kasi masama ang bunganga nagmumura. Oh, okay. Kayong mga Roman Katoliko, sumunod kayo sa mga bishop, anong payo nila. Huwag kayong bumoto sa akin. Kaya kung bumoto kayo sa akin, pupunta kayo sa impyerno. Sundin ninyo ang mga bishop ninyo. Because ang heaven nila, wala pang siguro yan. Ngayon, kung gusto ninyo ng impyerno, huwag kayong bumoto sa akin, magdumog na kayo ng mga dragalik. Sige. Kaya, bawal na hindi makinig sa mga pare at bishops. Kasi kung magpresidente kayo dito, siya, rito, ako, simple. Tinanong ako kanina doon sa UP. How do you serve? Huwag na tayo magdramahan. Yan kayo na. Alam niyo. May kapatid na sa military, utang inang pulis. Ang inang mga pulis na ito sa Maynila, they are into organized. Sila yung sa druga. Kaya, Bulan, doon sa Davao, pulis pumasok, tatlo sa droga. This year, pinatay ko. Ngayon, may pulis doon nag-kidnap. Hindi, tanong yung taga Davao. May media. Alam nila. Kasi ito sinusundan ako maski saan eh. Ito daw. Doris Begonia. Si Ina. It's candidate, may naka-assign kasi. So bukas kung saan ako, nandoon na yan sila. Harap-harapan. May medyo man. Itong anak ko, baka ko raw makalimutan. Kasi siya concerned masyado. Anak ng politiko yan. Araw-araw yung pupunta noon, gutong. Sabi niya, huwag kong kalimutan yung 4 P's. Patuloy yan. At dagdagan ko ng isa kong, isang sakong bigas. Huh. Alam mo, hindi ito atake. Sabi mo kay Mar. Sabi mo sa kay Mar. It leaves a bad taste in the mouth. Upload to say na
Pag hindi niyo ako hinalal, wala na yung purpose. Yun, Omar. This is not your money. It will be very inappropriate for you to utter it in public. Anong programa ni Pinoy na nakabuti sa Pilipino? Susundin ko. Kukopyahin ko yung mga plano nila, Grace, pati ni... Ito, Tarsenay ako. Eh. Grade 1, marunong na ako mangupya. Eh. Ordinaryo lang ako na tao. Ang nanay ko kasi teacher. Pag ginanong mo, malaki yung tainga ko. Pag ano ko, abot ko kaagad. Grade 1. 5 years old lang ako. I was supposed to be playing. Ang mama ko, Jesus Maria Jose. Talagang pinaaral ako ng gusto. Nga si Mata Upak, yung first na mga madrasa schools in Davao City, kanya yung apat. Yun ang grade 2, 75. Hindi man ako graduate ng Wharton. Wala man kami pera. Puntak po ng Amerika. Wala man, pobre man kami. Ba't mag-Wharton? So grade 3, dahil pobre kami, 75. Grade 4, 75. Sabi nung nanay ko, Rodrigo, wala na ba talaga itong alibyo? First year ako, sabi ko, ma'am, okay naman yung 75. Mamagdating man ako sa second year niyan. So, graduate ko, first year, 76. Okay, improvement. Pasok ako hanggang high school. High school, 75. Tapos yung valedictorian namin, si Jesus Doresa. Ilunggo yan, taga... Haniway. No. So, ayan. Yan yung valedictorian namin. Tapos, tinignan ko yung card niya. Channel average, 96. Diputar. Te, sin, o mag... Te, wala ko tatang ko. Itong graduation, may ara man, kunwari, diploma. Buang mo na mo pare, o may sudya, puro blanco mo na. Magkanto ka pa 2 months after, kunin mo yung diploma, no, may ara na sulat. Then nakita ko si Jesus Doresa, valediktor yan naman. Sabi ko, Jess, tignan ko yung diploma mo, tapos dinala ko yung akin. Yan, parang set aside. Holy Cross of Digos. Holy Cross of Digos. Davao Boys Department. Boys Department. Davao del Sur. Davao del Sur. Be it known. Tingin ako, ako na diploma. Be it known. That Jesus Doresa, that Jesus Rodrigo Duterte, has successfully completed. Successfully completed. The secondary course. Blah, blah, blah. Tapos signed, brother-elect, French-Canadian yung teachers namin doon. Na-expect ako sa Ateneo, pupunta ako doon sa labas, doon sa Davao del Sur. Brother-elect, why diferensya? Di, ang period pareho. Di, Doresa nga, kami pagka alasinggo, basketball na, kasi ni Doresa, sige, anak, sige, library, sige, toon. Eh, medyo tiso yan. He's really a very peaceful and... Oh, pareha. Ngayon, nung congressman siya, ako, fiscal, okay lang. Tapos, naging, ano siya, secretary of peace process ni Arroyo, di ba? Ako, mayor, okay lang. So, mataas ba siya, national? Kasi siya naman, 96, ako naman, 70, okay na lang ako dito. Ngayon, si Doresa, legal consultant sa tanang korporasyon na dato sa Mindanao.
Kaya ako mayor lang. Di kasi upod ko karoon sa inyo, istorya, istorya. Kag magmalas ang mundo, itong 75, presidente na siguro. Kaya ganito na lang. Para let us solve this issue. Dito muna, sinong cum laude dito? Magna cum laude, sino? Yan, sa second round. Sin una dia na baliliktor yan. Ha? Ha? Pataka ka, classmate. Ate, upotin ko. Risa. Kaya na? Isang baliliktor yan. Suma cum laude. Isa? Okay. Yung po mo sa below 80, 75, 78, 79. Ilan na? Kaya huwag ka mag-ambisyon ng baliliktoryan sa litotoryan. Huwag may tabo sa buhay mo, anak. Teka, ambisyon ka. 75 lang, ma-presidente ka. Sa Ilocano pa simple. Ilocano, anong sarili? Simple. Simple solution. Yan. O di, at least may na dala ako dito ang kabutihan yun para mag-isip. Masyado. Huwag naman na hindi mag-aral. Pero, Sos Mario Joseph. Ang kunting inom dyan. Well, it's 8, very late. I'd like to... Kaya no, gusto ninyo marinig. Dito, I promise you. Ito promise ko sa inyo. Not in terms of years. 6 years yan eh. Not in terms of months. In weeks, you'd feel it. Malaman mo na nandiyan na. Malaman mo. Ito, ako ha, alam mo, from my experience, ang nanay talaga pag tinamaan ang tumatayan ng anak, but no amount of justification or excuse will make. Kagalit talaga sa akin yan. Kung sinasabi ko na baka kapatid mo, o asawa mo, o anak mo, if I win, utusan ko ang military, pati police, to go and look for the drug lords. Tayo kulito. And to arrest them. Arrestuhin sila. And if they would offer a violent resistance, patayin mo lahat. Yan ang order ko. At sabihin ko sa human rights ombudsman, huwag mo ninyo akong pakialaman. May trabaho ako. Talagang linisin ko itong Pilipinas. Ito tal, alam mo, sabi ko na nga, I do not have the credentials. Wala ako ba ipagyabang ni minsan sa buhay ko na suma kong daw, bartap na chair o ano. Pero abogado ako. Take one. You know, I can't be bright if I want to. Pero kung bright ka, yan. Lutyan ka nalang celebrity, sige, aral-aral, parang buwang. Ang happy-happy, paano yan? Ang girls, Jesus, mabuti kung makuha mo sa isang araw na ligawan, pabalik-balik ka, bahalo, magubos yung pera mo. Mga taga Maynila, masarap. Masarap. Matagal pasagutin. Ano ba ito? Naubos ang allowance ko, sige tayo labas, walang nangyayari. Kung hindi mo ako sinasagot, gaga. I will promise you this. Criminality, I will control it, suppress it to the minute. In weeks, ang drugs, talagang pipigain ko kayo. Kaya para makaintindihan tayo na nakikiusap pa ko sa inyo, you still have time. For government officials, pati criminals, may message ako text sa inyo. Alam mo kung ano yan? Stop.
stop the drug operation. Kami sa gobyerno, stop the corruption. Iyain ninyo ako. Mahiya kasi ako. Simple ako ng tao. Sabi ko, I cannot offer you anything. Wala ako nga. Ako, summa cum laude, dapat president. Wala ako. Ordinaryo lang ako na tao, 75 lang. Kaya, huwag ninyo akong hiyain. Kasi nakakalalaki ka, yan lang ang ipinagyabang ko. Putang inahiritan talaga ka. Kayong taga-gobyerno, simply stop. I will formulate a policy. Office of the President down to the barangay. Isa lang ang policy dyan. Yung mga permit, lahat ano, must go out lang sa gobyerno, itong mga Department of Finance, Department of Lahat. NEDA. Takes you about 2 years. Nag-apply ako ng train noon para Davao, pinag-aralan nila. Ngayon, ang dumating, ma-presidente na lang ako, karumata. Putang ina kayo, bantay kayo sa akin. For all of the departments, ito tanda ninyo. For all of the departments, one department, 1 month, 5, 3, 5 ang signatures lang. NEDA, 48 signatures. Paano matapos? Upo niya niya. Di, let's wait, tuloy ka dito. Di, umakyat ka. Iba yun, no? Classmate ko sa San Beda. Takbohin kita. Chat, pag matalo ito, bantay kayo lahat. Balikan mo ko. Judge Muñez, class 72 kami sa San Beda. Kaya kayo, nagkapoy si Judge, overlord ka eh. At ano, 72. Retired na, yung age namin, lahat kami ng ano, may dalawa kami yung, may dalawa kaming classmate dyan sa Supreme Court pero ayaw ko lang banggitin. Classmate namin talaga dyan Supreme Court. They're retiring also dyan. Tanda na. Kaya na, arak na si Jazz doon paminaw sa panghadlok ko sa mga drug lord. Totoo yan. Totoo yan. Huwag ninyo akong hiyain. Kapag hiyain kayo, pati sa gobyerno. 1 month, 3 signatures. 3 to 5. Huwag. Dapat mag-apply ka, permit, 3 days. After 3 days, yung opisina, saan doon yung papel, can no longer release it. You will have to forward the paper to me with a explanation, bakit? Bakit it took you more? I want that for the entire Philippines. Kamong mga tang na nigo, mga gobyerno, pagkagastos ng gobyerno, no special yung mga mabuhay class ba? Economy. If you use money of government, economy kayong lahat. Pati yung hotel ninyo, yung ano lang, huwag naman yung madumi, pero I will not use to hotel-hotel yung medyo mahal. It's not your money. You know, sino ang taga Davao dito? Oh, kayo. Nakita ninyo ako sa Davao. Buhay kayo. Ako, 1988 when I became mayor, pick up lang. 2016, pick up lang. Tanungin mo sila. Hindi ako nagbibili ng mga councilors. Na gusto nila, sige, reklamo na sila po. Eh, okay, sabi ko. May problema man. Take order ako, abansa, para sa each of them. Kaya abansa, gagamit mo lang ng taxi. Oh. Wala, wala. This is not house. Ito totoo talaga. This is not house. So, di mo naka sa panang bukid na hinay. Itong mga konsehal na ara may bukid sa distrito nila. Mayor, di kasakasang abansa.
useless man. Ikaw, ako'y problema. Legal order ko, itong bago ako mayor, I was in yung mayor, I was riding on a horseback. Bago, bakal ko sa binamang konsyon, gusto nyo lahat. Oh, kabayo. Para ride-ride ng amon. Sabi ng mga konsyon ng babae na, paano kami yan? Mayor, mag... Oh, ba? Ito, practice lang na anay. May problema na. So, I'm happy to see the judge, Philip. Medyo matanda na kami. Marami na kaming classmate na matay. Totoo lang. We have lost about a fourth, no, of our classmates. Mag-reunion kami. Kag magka-reunion kami, why naman itong usa? Kaya, halin, sino? Kasi, ay, patay na. Kaya, tanong sa ka-judge, ka mauna ka. Ikaw ang trabaho, kaya malakad yan, ha? Yung legal na consultant. Hindi, totoo. Ako, 71. That's what I said. I am old, I have no money, and have a serious problem in the family. Sabi pa nga ng asawa ko, kung may pera ka, ipagamot mo na ako ng husband. Sabi ko, yes. Sige, mamili ka. May mga problema sa ako. Ay, asawa eh. Kaya nga, ewan ko kung bakit talaga ako napunta dito. It may be because nakita ko nga ang bayan. Ang Mindanao, ang droga, ang criminal, pati yung corruption. Pero mo, kami hindi kaya kay judge pati mayor. Dahil kasulog ka sa ang bala niya. Dabaw, siling ko sa ilan ha. Hinti pa kayo. Way, 100 dabaw. Pakaon ko na sa bala sa imo. To swallow it. Yun ang ganon. Pero yung ibang, ay yung mga hirap. Yun pa ang, it is government oppressing the people. It is government that placing us in jeopardy in Mindanao. It is government who's tolerating sa kansang smuggling. Di maara sang aeroplano ng kaibigan ko magtakbo. Di aeroplano niya way bayan ni San Sintimos. Tax exempt. Di ang number niya, birthday pa niya. RP 513. You know, the soldiers of Mama Sapano, the families, you know very well how to lose, how to deal with the nawala yung breadwinner. Hinihingi kunti lang. Wala na, insecure na eh. Pagdagan mo yung 300,000, what can 300,000 provide for a family with 3 or 4 children? Naghihingi lang. Ang kinawa, tapos hindi konekta, yung mga kaibigan ng administrasyon, anak ka ng libre, walang taxes. 44 million ang tax ng aeroplano na yun. Yan ang masakit sa akin. Ako maski napapano, kasi 20 years ako, I have to take care of the welfare of the people in my city. Nasasaktan ako doon sa Davao, kaya tinamaan si Pope. But I was ranting not against the Pope, but against the Filipino people walking in Midway under the heat of the sun. Kasi yung utak yan. You know Ramos did it saving in Subic Bay. And everything was good. It was secured. It was locked. It was a lockdown. Also, bakit mo sirahan ang boulevard, pati ang EDSA? No fly zone. No air traffic for 5 days. At saka magbigla mo na lang parahin dyan na sirado ng EDSA. Palakarin mo ang Pilipino under the heat of the sun. Tapos nagbabaan, naglalakad, walang maihan. Mabutit na lang doon sa puti, nakita ko ang mga babae nagganon sila, sirado. So, yung babae was able to, maybe, I don't know, mag-ihi or whatever. Putang inang buhay to. Kaya ako, I was ranting. Puta.
pagtitiwaan tuloy si po.